Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Kakasabi lamang po sa ating ebanghelyo na kabit-kabit po tayong lahat. We are branches of the vine, which is no less than Jesus Himself. Kayo ba ay bahagi? Kayo ba ay sanga? Naniniwala ba tayo at mananampalataya at nananalig na tayo nga ay mga sanga ng ating Panginoong Jesus? Sige nga, ipakita nga natin sa pamamagitan ng pagbati sa mga katabi ninyo. Tingnan natin ang ating connectedness. Pakibati naman sila. Welcome. Good morning. And congratulations, kahit humainit at uncomfortable dito sa Basilica, naandito kayo. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Sa palagay ko, may mga dahilan. Tayo may mga sariling kwento kung bakit tayo naandito. Handa tayong mainitan, handa tayong maging uncomfortable because of the heat index dito sa parte ng Pangasinan. Pero naandito kayo. Ano kaya ang mga kwento ninyo? I am kinda interested kung bakit talaga nagtitiyaga kayo kahit mainit. Siguro meron kayong mga kwento na sariling-sarili niyo lamang. In spite of the discomforts that you will experience today because of the heat, you are here. Yan ay isang patunay na kayo ay nananalig na merong mangyayari pagkatapos nyo magsimba dito sa Basilica ng Santo Rosario ng Manawag. Kaya nga, sabi ko sa aking sarili habang ako'y nagre-reflect sa ating ebanghelyo, ano nga ba ang ating pananampalataya? How do we describe our faith? Tayo ba ay yung chill lang? Kahit anong mangyari? Relax na relax. Hindi na babahala. Panatag na panatag ang kalooban. Pwedeng ganun ang ating faith. Pwede rin naman tayo ay ADHD, hindi mapakali, hindi malagay sa isang tabi. Volunteer ng volunteer, gagawa at gagawa ng mabubuting bagay para sa ibang tao. May mga ganong klase, hindi po ba? Sisimulan ko ng isang kwento. Meron nung isang pilgrim dito mga 20 years ago. At sabi niya, Father, sa maniwala kayo sa hindi, 4:30 pa lang ng umaga, pumupunta siya dito linggo-linggo. Hindi ho sa taga-Manawag. Taga-Maynila po siya. At down na down daw ang kanyang negosyo. Gagawin niya, pupunta siya dyan sa may pinto kahit sarado pa. At pagbukas sa pagbukas, uso pa rin ho noon yung paglalakad ng nakaluhod mula doon sa pinto hanggang dito. Talagang down na down siya, wala na siya ibang makakapitan kahit nagpupunta siya dito ng linggo-linggo para humingi ng pabor sa ating mahal na ina. Hindi ho instant binigay sa kanya, pero na-realize niya through the years, umigi yung kanyang business. Kaya nga kapag kinikwento niya yun, naiiyak siya palagi kasi hindi siya pinabayaan ng mahal na birin at ng Panginoon. That is a show of faith. That is an evidence of one's faith. Kapit siya talaga ng mabuti sa kanyang pananalig. At palagi ko naman kayong lahat ay ganun din. Ano? Hindi ko alam kung anong hinihingi ninyo. Pero tayo kadalasan, pagka tayo nagsisimba at nagpupunta sa isang pilgrimage place, ay merong hinihinging very particular. Ano yan? Iba kumisan, di ba? Lalo na kapag board exams, season yan eh. Palaging naandyan yan. Magdadasal para makapasa. May iba humihingi ng partners in life. Parang huli na sa biyahe, lalong-lalo na yung mga babae kasi may due date, di ba? Sana bigyan niyo po ako ng makakasama ko sa aking pagtanda. Yung iba gusto mag-abroad. Yung iba gusto makahanap ng mabuting trabaho, etc. Yung iba gustong gumaling sa kanilang mga dinaramdam at marami pang iba. Ngayon ang tanong siguro, Father, lahat bang yun ay naibibigay? Maaaring hindi sa forma na ating inaakala. Pero sa palagay ko, lahat ng ating dinadasal
lalong-lalo na kapag matindi ang ating kapit sa Panginoon, ay ibinibigay. Hinihingi rin natin ang biyaya na makita natin na ang sagot sa ating mga hinihiling. Meron pa ako isang kwento, isang byuda, meron siyang isang anak na lalaki. Sa kasamaang palad, ito ay nabaril because of a mistaken identity. Byuda na, nawalan pa ng anak. Na-depress yung tao, hindi lumalabas, palaging, alam niyo na, nagsasarili. After several anniversaries ng kanyang kamatayan, ng kanyang anak, aba, nakita namin dito, nakangiti na. Hindi ho instant yun, ha? Talagang pinagdaanan niya. Masakit sapagkat walang solusyon, hindi na-solve yung kaso. Hindi siya closed case. Pero makikita niyo sa glow ng kanyang mata, parang natanggap na niya yung fate ng kanyang anak. Byuda yan, ha? Pero very positive. Nagrurosaryo, araw-araw halos na andito. Nagdadasal at nagpapasalamat. Hindi ko alam kung ano inyong mga kwento sa inyong journey of faith. Pero marami tayong mababasa. Halimbawa, yung classic na kwento ni Abraham, di ba? Tinawag siya ng Diyos, Abraham, pumunta ka doon sa malayong lugar. Nagtanong ba si Abraham, Lord, saan po? Ano itsura ng lugar na pupuntahan ko? Wala, basta pumunta lang siya. Alam niyo na siguro yung naging kwento, siya ay nagkaroon ng anak. At sinabi ng Panginoon sa kanya, Abraham, sama mo yung anak, punta ka doon sa bundok, mag-alay ka ng sakripisyo. Hindi niya alam, yung anak niya ang isa-sacrifice. Pero nung papatayin na niya yung kanyang anak bilang sakripisyo, lo and behold, nagkaroon ng tupa na sumabit doon sa thickets sa isang halaman. Mga ganong klaseng kwento. Ngayong araw na ito, sinasabi ng Panginoon, I am the true vine. You have to stay connected with me. Kasi hindi pwedeng mag-isa ka lang dyan. Maaari kang mabuhay mga ilang araw, ilang buwan, kahit taon. Pero kung hindi ka nakadikit at nakakonect sa akin, hindi ka magtatagal. Eh, lalong-lalo na tayo sa parahon natin ngayon, hindi po ba? Kailangan connected. Palagay ko, lahat kayo merong cellphone, hindi po ba? Eh, maaaring mahina ang wifi dito sa Basilica, pero after this mass, I'm sure, di ba? Titingnan niyo connected ba ako? Kung magse-selfie kayo, titingnan niyo kung merong wifi signal, di po ba? Kailangan malaman ko kung ano nangyayari sa bahay. Ano ba nangyari doon sa mga anak ko? Nasaan ba mga anak ko? Nasaan ba yung aking kaibigan? We have to stay connected. Connected ba tayo sa Panginoon? Yun ang mahalagang question na tanong. How connected are we? Halimbawa kung hindi maibigay sa atin, kagaya ng formang inaasam-asam natin ang ating mga panalangin sa haba-haba ng ating paghingi, sa haba-haba ng ating pagpipilgrimage, madidisappoint ba tayo? Okay naman lang ho yun eh. Madisappoint tayo kumisa, hindi po ba? Hindi naman, tagal-tagal namang sagutin sa akin, ng Panginoon ang aking mga hinihingi. Kaya, ano ba ang ating pananalig? Nakabatay ba yan sa gusto natin o sa gusto ng Diyos? Kapag kaganoon ba ay parang iiwanan na natin ang Panginoon, bibitaw na ba tayo doon sa true vine? May sinabi pa nga ang Panginoon eh. The Father is the vine dresser. In other words, magpuputol kapag nakikitang medyo hindi na healthy yung branch, puputulin. Sapagkat kapag pinutol daw yun, yung nutrients na nanggagaling sa lupa, masasayang lamang. Ay ito, medyo alanganin na itong branch na ito, puputulin. E pagka may pinuputol sa ating buhay, di ba masakit? Pagka pinutol, masakit. Gaya ng mga bisyo natin. Ano ba, paninigarilyo. Di ba ang hirap i-give up ang paninigarilyo? O di kaya pagkakasino, o halo ng halo.
Pagka-habit na yan, mahirap na. It takes time. It takes effort. Ano nga ang ating kwento? Ano ba ang ating journey of faith? Saan ba tayo dinadala ng Panginoon? Sometimes, yung ating kwento of our journey of faith demands a leap of faith. Tatalon ka kahit hindi mo alam kung saan ka babagsak. Di po ba? So today, the Lord is asking us, will you persevere in the pruning that my Father will do? For you to be fruitful. Hindi naman pwedeng connected tayo sa vine, pero wala namang ubas. Hindi po ba? Basta ang mahalaga, hindi tayo mawawala doon sa kapit sa totoong vine. And that is no less than Jesus.